Sa ilalim. Setup natin dyan. Ito pala yung part 2 ng last vlog natin sa about sa aquarium. Kung napanood yung part 1, bumili lang tayo ng mga gamit natin sa paggawa natin ng aquarium forever. Pebbles, tsaka pagkain ng aquarium. Kasi may luma na talaga ang aquarium, isang maliit, tsaka isang malaki. Yung maliit, akin talaga yun. At yung itong namang malaki na nakikita nyo ay sa kaibigan namin na nag-exit na dito sa Riyadh, hiningi ko siya para magamit ko siya. Kasi mahilig talaga ako sa aquarium. Kasi sa totoo lang, galing ako sa lugar namin na sa lawa ng Laguna na puro isda doon na namimiss ko rin. At mahilig din talaga ako mag-alaga ng mga isda kasi meron din kami fish farm. At hilig ko talaga mga aquarium fish. Kaya ngayon na gagawin na natin yung pulungan nila. Same day ko lang din to ginawa. Ngayon lang ako nag-edit kasi nga tinatamad din ako. Hirap din mag-edit ha. Hindi basta-basta. Kailangan may oras ka para makapag-edit ka. So ayan, sinusukat ko na. Kala mo naman, engineer eh. Nabataas ko sukatin para dun tama sa TV o sentro talaga. Bubutasan ko naman siya. Dinagdagan ko siya ng suporta. Ginawa akong tatlo kasi medyo mabigat yung aquarium natin. Madami kasi yung tubig na ilalagay. Kaya kailangan natin safe yan. Lalo na si Jacob. Kasi nandito rin yung anak ko. Kailangan tibayan ko talaga mabuti. Kasi alam ko pagdating niya, guguluhin niya yan o gagalawin. Kaya dapat yung aquarium natin ay stable. At hindi basta-basta mababagsak or gagalaw. So ayan na, nabutasan ko na siya. Nakakabit naman natin. Dito nga pala, nakalimutan ko. Buti na lang may sapat akong mga tornilyo na luma na magagamit ko pa siya. Buti hindi ko itinapon kasi yung iba talaga sira na. Pinili ko na lang at naganapanot na lang ako. Ay, bumili pala ako. Bumili pala ako, lumabas din pala ako dyan. Dagal na kasi yung video na ito, hindi ko pa na-edit. Ayan, bumili pala ako. Tapos yan, ilagay ko na yung pinaka-kakapitan ng tornilyo dun sa mga butas. At ikakabit na natin yung ating table. Bracket. Ayan, ginawa ko siyang tatlo kasi para mas matibay siya. Baka kasi pag dalawa lang na biyak sa gitna. Nung single kasi ako, may aquarium kasi talaga ako. At masarap lang tingnan kasi nga kinalakihan natin yung dagat, lawa, mga isda. Kasi lalo na ako, may farm kami ng isda sa Pilipinas, sa Laguna Lake. Kaya nakakamiss din. Eh dito ngayon na wala na, napunta ako dito sa Saudi Arabia, walang dagat. Meron man, kaso malayo, nasa Dammam, Jeddah, ganun lugar. Eh 6 hours yun dito sa Riyadh. Kaya medyo malayo. Gusto nga pumunta dun, kaso nga lang sobrang layo. Tsaka isang araw lang yung day off ko. At pag may Hajj naman or Ramadan na bakasyon, hindi rin kami makapunta kasi yung misis ko nurse, may pasok din siya. Minsan isang araw lang o dalawang araw ang pasok niya. So ang hirap pumunta dun. Pagdating mo dun, uwi ka na rin kinabukasan. Eh, layo ng biyahe. Kaya minsan lang ang napagal. Kaya ngayon day off, sinigurado ko talaga mga gawa ng aquarium natin. So yan, naset up ko na yung ilaw. At nilagay ko na isang maliit na aquarium. Lagyan na natin yung tubig. Nakikita nyo yung white na stripe dyan. Yan sa aquarium yan. Ano yan na tinalian ko para sigurado na kasi pagdating ni Jacob, alam ko gagalawin niya eh, tutulak niya, pasin. Kaya nilagyan ko siya na yan para stable at kahit galaw-galawin niya, hindi niya magalaw. So ngayon yan, sinasalina mo na siya ng tubig. Medyo madaming laman ng tubig ito nga eh. Aquarium na malaki.
dalawang timba siya. Kukuha uli ako ng tubig kasi medyo madaming tubig na kailangan. Diyan pala nagkamali ako. Nilagay ko agad yung bato. Nilinis ko naman yung bato. Ang problema, hindi masyado malinis. Dapat pala, linisin ko mabuti. Kaya medyo lumibag yung tubig. Yan, nahalo-halo ko. Diyan ko na lang siya lilinisin. Kasi hindi ko na matanggal. Didrain ko na lang siya. So yan, set up ko na. Fish natin. Yan o, oh, yung fighting fish na binili natin na isang araw. Ngayon, ganun muna. Fighting fish na dambu eel. Tinatawag din siya ng beta fish. Style na pwede mong ilagay dito sa aquarium. O, baka naman. Kung gusto nyo mag-inquire sa akin. Ngayon, ganito muna. Negosyo na to. Kung gusto nyo lang naman, pwede nyo i-PM. Hindi pa nilalagay yung dupi fish. Pwede ko kayong ibili doon sa store. Or charge na lang ako ng delivery charge. Doon lang ako kikita. Same price lang din sa store kung gusto niyo lang. Yan o, beta fish. Tapos may maliit ng aquarium na kasama. At may pump na rin yan at may sariling ilaw. PM mo lang ako kung gusto nyo. At sasabihin ko sa inyo yung price. Affordable lang naman. Sabi ng misis ko ay lagay ko na daw to sa gilid. Doon lang ako kikita sa delivery charge. Ikatatapos ko lang magtrabaho doon. So ayan, na-set up po siya. Siya nakaisip. Siya magayos. Di ba? Gawa pa ng comedy. Siya rin naman ang gagawa. So ayan, sabi kasi ni misis, ilagay ko doon sa para mas lumuwag kami. Kasi medyo masikip yung nagawa kong set up sa bahay namin. So ayan, tinutulak ko at babaguhin ko na muna para medyo may galawan din si Jacob at makapaglaro siya na maayos. Ayan, natapos ko na yung pagbabago ng ano at naano ko na rin siya yung climate and bit, climate change burn. Ewan ko yung tawag din sa ano, pagano ng lipat ng temperature na dapat maging same temperature siya ng tubig na meron ka at tubig din sa aquarium kasi para hindi nga mabigla yung isda natin sa pag so yan, lalagay ko na siya yun o lalagay ko na siya kasi kakaunti pa yung ano isda natin yung goofy fish medyo maliit siya malaki kasi yung aquarium tapos maliliit yung isda 6 na piraso siya hindi siya masyadong maliit maliliit sila yun o tayo muna natin yung pero dadagdagan natin yung sa mga susunod na araw sa ngayon kasi yan muna yung kaya ng budget ko pa tsaka na pagka bagong sakot tayo tsaka tayo pupilin ng bago siyempre hindi yan pabawas padagdag. Huwag lang mamamatay. Pabawas talaga yun. May kagat ito isa. Naibigay sa akin na yun. Tapos ito, may kagat. Hindi ko na-check kanina. Hindi ko alam kung. Pero nung binili ko naman siya, ayos naman siya. Nakita ko naman na malalakas. Yung lalaki yan or pakinaway kasi ng mga ano, babae. Hindi ko alam. Sigurado mamamatay yan. Yun ang sinasabi ko. Pabawas tayo. Isang lalaki na lang natira yun. Yan, tingnan mo. Nakaiwalay siya. Siguro kailangan natin yung mga yan. Ito, nabubugo. You know? Pero hindi naman ganun yan nung kinuha ko siya. Pabawas. Hindi pa nagtaan. Kagatan yan. Visit dyan. Nabibili ko lang. Babawasin na. Yeah, pinatay ko muna yung pump. Sigurado yun, matitikop yun. Pero medyo kalmado lang. So yan, yung ating setup ng aquarium natin. Yan o. Ito, ang ganda talaga yung fighting fish yun. Ayos. Ang ganda yung fighting fish. Tanggalin muna natin para talaga magandahan niya. Yung mga kalat natin. Yan na natin yung aquarium. Sa mga susunod na araw. Sa ngayon, ganun muna. Sa susunod na araw. O ilang week or kung pala na ko libre. Tatayang dagat. I-upgrade natin yan. I-upgrade ng i-upgrade. Pagbaguhin natin na. At maghahanap pa tayo ng iba pang isda na pwede natin ilagay dyan. Sabi nila. So, let's go. Pero wag lang mamamatay, sigurado nakakabigit mo. What's that? Yung pitaka. So yan na yung anak ko, Jacob. Tuwan-tuwa siya. What's that? Ha? Nice? Nice yan, nice.
You like that? You like? Oh, see, oh. Fish, oh. Yeah, fish. Fish. So sa mga gusto ng aquarium dito sa Riyadh, dito lang sa lugar ng Riyadh, huwag kayong mahiyang mag-PM sa akin dito sa page natin. Fish out!